Kumusta kayo mga kapako Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan kayo sa ating mga previous tutorials. So, ano nga ba yung pag-aaralan natin ngayon? Ang pag-aaralan natin ay about sa array. Ano nga ba yung array sa programming? So, instead of declaring many variables na with different values, na magkakaiba ng values, nag-declare na lang tayo ng isang variables na hawak ng maraming values. Kumbaga, ang purpose ni array, i-store niya yung napakaraming values sa isang variables. So, simulan na natin to. Ang example na gagawin ko, guys, int para medyo mas ano. Pero, kapag naman sa mga string, gagamitin natin yung string. Pakita ko na lang rin ng papyaw yun sa string. Pero, mas magpo-focus tayo sa declaring sa int. So, meron tayo ang topic ko ngayon, yung single dimensional, two-dimensional, tapos three-dimensional array sa C++. So, simulan na natin. Let's say meron tayong int na data type. So, variable natin na r. Then, ang pattern niya is naka-open bracket, close bracket. Tapos, nandito yung number of elements na ine-expect mo sa loob ng array. So, susundan siya ng equals, tapos open curly brace, sabay ko close curly brace, tapos nandito yung number of, nandito yung mga elements mo. So, let's say meron tayong tatlong in-expect na values, tapos different values, tapos ilalagay na natin siya dito. So, ibig sabihin, meron tayong tatlong elements, 1, 2, 3, na equal dun sa kailangan natin. So, basic na para ma-display natin itong mga to, pwedeng gamitin natin ganito. So, yung array pala, nagsisimula siya sa 0. So, all array start with 0 index. So, 0 muna. So, yung 1 na to, 0 siya nagsisimula. Sabay yung 2, sa 1 na siya. Nasa 1 index siya. So, see out. So, i-display muna natin siya gamit yung cout. So, nakita nyo, 1, 2, 3 na display natin siya gamit yung indexing. Pero, paano naman gusto natin hindi i-ganito? Paano kung gagamit tayo ng looping? Gagamit tayo ng for loop. So, yung looping pala, guys, itatopic ko siya sa next tutorials natin. Pero dito kasi, para mas makita nyo ng mas maayos kung maturo yung array, gagamit tayo ng looping para ma-separate natin yung mga values sa elements ng array natin. So, for, declare tayo ng initialization na ano. Bali, ang ano pala ng for loop, pahapyaw na lang rin, initialization mo dito. Tapos nandito yung condition mo, tapos nandito yung increment or decrement. Yan. Tapos nandito yung statement. So dito, gagamitin natin initialization, declare tayo ng variable na A. So in II na lang, letter I. I is equals to 0. Bali, initialization niya 0. Ang condition natin is I mas malaki sa kanya yung number of elements natin kay array na variable. So, ang increment, mag-increment tayo. So, ibig sabihin, magsisimula tayo sa 0, then 1, then 2. Kasi naka-analaw naman tayo, hindi na natin aabutin yung 3. Kasi hanggang isa-satisfy niya lang yung condition na mas mababa sa 3. So, para ma-display natin siya ng gamit yung for loop, ganun ulit, same lang. Pero, gagamitin na natin yung I na ano natin. So, unang loop niya, 0, pangalawang loop, 1, pangatlong loop, 2. So, madi-display niya na yung 1, 2, 3. Check natin. So, na-display niya. Lagyan ko lang ng headline para makita nyo. Yan, nakita nyo 1, 2, 3. Same lang rin yung katulad sa kaninang cout natin sabay indexing ginawa natin na static na 0, 1, 2.
So ngayon naka-base na tayo sa looping natin sa array na display natin siya. So pakita ko na rin sa inyo guys yung string bago ko pumunta sa 2-dimensional at 3-dimensional. Bali ito yung single dimensional natin. So let's say meron tayong car na array. So guys, hindi natin magagamit dito yung char kasi yung char na format is meron siyang ganito, di ba? So in-expect ng ano na number of array character to sa char na data type. So ang paggamit ng string, anong character dito? String naman gagamitin natin, hindi character. So string, so this, pag gumagamit tayo ng string, include natin lagi yung string na library para matawag natin siya. So string car, so car Volvo Toyota Honda. Yan. So para ma-declare natin siya, almost same lang rin naman. Ayan, run ko, lalabas yung Volvo Toyota Honda. Yan. So bigyan ko na lang rin kayo ng additional ano sa single dimension. So pag ginawa ko tong 5, mag-run pa rin siya. Mag-run pa rin siya. Pero ini-expect ng elements na hanggang 5. So pwede nating lagyan dito ng add tayo ng value sa kanya na ganito. Car, so 0 na index, 1, 2, so 3 na tayo. 3 is equals to wawawi. Tapos car, 4 is equals to wew. Yan. So lalabas, tas iba, isasagad natin yung size ng ano, elements ng car natin. So lalabas yung Volvo, wawawi, Honda, Volvo, Toyota, Honda, wawawi, wew. Nakita nyo? So, sana naintindihan yung part ng single dimensional. Tungo na tayo kay two-dimensional. So, sa int yung pinakabibigay kong example. So, let's say meron tayong int array ulit na meron tayong yan yung kasulad kanina ganito, di ba? Tuturuan ko kayo na maayos na format para at least man. So tama to kanina, di ba? Based sa pag-declare natin ng single. So pag two-dimensional, mag-add tayo dito ng another set of ano elements. So pag two-dimensional, dalawang ganito na siya. Ito na yung pangalawa natin. Sabihin na natin yung meron tayong dalawa, 2. So para magawa natin 'yon, ayusin lang natin yung ating format ng array para mas madaling intindihin. So, ibig sabihin, meron tayong unang tatlong ina-expect na elements na naka, ano rin siya, na naka-array. So, since array ganito yung format, magdi-declare ako ng dalawang ganito. Ay, ng tatlong ganito. Ibig sabihin, tatlong ganito na may dalawang elements. So, paliwanag ko guys, eto, in-expect natin na tatlong bahay. Since two-dimensional siya, magiging array na siya, yung pinaka, ano niya. So, tatlong ganito, para to dito, tapos dalawang ganito na value ulit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganito yung mga pwedeng maging value niya. So, naka tatlong elements ng eto. Tapos each elements merong dalawang value, i-valuing elements. Okay, try na natin siyang i-hardcode muna. So see out para mapalabas king 1 2 3 4, ganito gagawin ko. So magsisimula ako kay 0, tapos magsisimula ako kay 1. So kanina ganito yung pattern natin. Yan. So, ang lalabas dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tignan muna natin to. Since nakaganto siya, kasi nga naka-array pala to. So, para mapalabas na natin yung pinaka value niya, kulang tayo ng... So, ilalagay ko dito is 0, 0, 0, tapos 1. Tapos ito magiging 1, 1, 1. So makukuha na natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tignan natin.
So, napansin nyo, di ba? Nakuha na natin yung value ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paano naman natin siya ilalagay sa looping? Comment out ko muna. 4. Same lang ulit ng ginawa ko kanina. Initialization natin na I is equals to 0. Tapos I is greater than 3. Tapos I plus plus. I less than 3. So, mag-another loop tayo. So, gawin ko dito na elements is yan. Mag-another loop tayo para magawa natin siya. Mag-another loop tayo ng 4. Another variable naman, guys, para dito, dito sa looping na, na gagawin natin dito. So, kung ilan yung size ng pangalawa, ito ilalagay rin natin dito. So, cout tayo ng R. Tapos, katulad ng pattern dito, so, letter I to, diba? Sabay dito naman yung J. So, yan, para may separation sila. Tapos, end line natin. Yan. So, makikita mo na ang lalabas na ito, ganun pa rin, katulad nung kanina. Pero, ang nakalagay na lang, expect natin yung display na ito, elements is 1, 2, sabay elements is 3, 4, sabay elements is 5, 6. Ito yung expect nating display niya. So, try nating i-run. Ayan, nakita nyo? So, nakuha natin yung ganung ano. So, naka-two-dimensional na tayo. Pagka nag-two-dimensional tayo, para ma-breakdown natin each element, dalawang looping din yung gagamitin natin para makuha natin yung each value sa elements. So, kapag nag-three-dimensional din tayo, ganun din. So, another, sabihin na natin meron tayong tatlo. So, ito, ayusin ulit natin. Hindi na siya naka-elements na value lang. Naka-elements array ulit siya. So, para maging mas maayos lang, hindi nakakalito yung ano natin, meron ulit tayong tatlo. Ina-expect natin na dalawa, tapos yan. So, meron tayong tatlo. 1, 2, ito yung unang singilan natin para hindi tayo malito. 3. Tapos, each naman, meron tayong dalawa na one, two. Tapos, ito naman, meron tayong 1, 2, so, 1, 2. Tapos each 2, meron tayong tatlong elements. So, pag tinignan natin, pag ginawa natin siya dito, declare na lang din tayo dito para hindi medyo nakakalito. So, 1, 2, 3. Yan. Tapos dito gagawin kong 4, 5, 6. Tapos, ayusin na lang natin yung mamaya. 7, 8, 9. Tapos dito 10, 11, 12. Tapos dito 13, 14, 15. Dito 16, 17, 18. So nagawa na natin siya ng mas maayos. So para maibalik natin siya, para hindi siya ganun ka, thank you.
Yan. So na i sobra pala ako dito. So na iano na natin siya, guys. Na i-separate na natin siya per ano. So magki-create ulit tayo dito ng another. Another for each, kasi tatlo na yung 3-dimensional na tayo eh. Mag-add ulit tayo dito. So, okay. Okay naman yung gagamitin natin. Tapos kung ilan yun, 3 yun, di ba? So 3 ilalagay ko dito. Kasi 3 siya dito. So, see out ulit ako dito. Lalagay ko naman yung K. So, ang lalabas na dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabay, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, try natin kung ito ba yung ina-expect natin. And, nakita nyo? Kung ano yung nilagay ko dito, ay hindi nyo ina-expect natin. So, sana may natutunan kayo guys sa array natin. Salamat sa panunood, sa pakikinig. Thank you!